Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang kailangan na lamang nga daw po ni Jonathan Kuminga na umalis sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang bagong big trade na maaari pang gawin ng Los Angeles Lakers. Sa kalalabas pa lang nga na balita ng The Athletic, maaari na nga daw pong pumirma si Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors ng 5-year, $224 million na contract extension. Ngunit wala pa rin naman nga ditong ginagawa ang kanyang kupunan para mapapirma siya ng ganitong klaseng kontrata. Ibig sabihin, mukhang nadidelay muna nga ng kaunti ang kanyang makukuha extension. Sa katunayan, ibinulgar nga mismo ni Kuminga sa media na hindi pa rin naman nga daw pong nagbubukas ang oportunidad niya sa kanilang kupunan. Subalit sa kabila nga niya ay hindi pa rin nga siya mag-slow down sa kanyang mga ginagawa sa Warriors. Gagawin pa rin nga niya ang kanyang mga dating ginagawa sa kanilang team. Subalit hindi rin naman nga dito sang-ayon ang dating NBA player na si Rashad McCants. Ayon nga dito, kailangan nga daw pong matuto si Kuminga sa nangyari sa kanyang dating teammate na si Klay Thompson kung saan kailangan nga niyang maghanap ng ibang team na makakapagbigay sa kanya ng mas magandang kontrata. Naniniwala nga ito na hindi ang Warriors ang tamang lugar kung gusto man niya na makakuha ng malaking pera gayong kita naman nga po ninyo na ayaw talaga ng kanilang front office na bigyan siya ng max contract extension. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang bagong big trade na maaari pang gawin ng Los Angeles Lakers. Ayon nga sa ibinulgat na balita ng Bleacher Report, isa nga daw po sa mga center na maaari nilang kunin ay walang iba kundi si Nikola Vucevic ng Chicago Bulls na matagal na rin naman ng target na makuha sa isang trade magagamit pero naman nga po nila si Vucevic kahit papano bilang kanilang starting center next season na siyang aalalay kay Anthony Davis sa kanilang front court lalong-lalong na pagdating sa pagkuha ng rebound laban sa mga malalaking big man ng kanilang mga makakaharap. Sa katunayan, nag-a-average rin naman nga ito ng double-double na 18.5 points at 10.5 rebounds per game sa kanyang 48.4% shooting na maaari talagang magamit ng Los Angeles Lakers bilang kanilang bagong starting center at katandem ni Anthony Davis sa kanilang front court. At ayon sa kalalabas pa lang na balita, maaari rin naman nga itong makuha ng Lakers kung gagawa sila ng three-team trade kasama ang mga kupunan ng Chicago Bulls at Brooklyn Nets. Bali, dito nga ay makukuha ng Brooklyn Nets sina Zach LaVine. Makukuha rin naman ng Chicago Bulls receive sina Ben Simmons, D'Angelo Russell at Jackson Hayes habang masusungkit rin naman dito ng Los Angeles Lakers ang kanilang magiging pinakabagong center na si Nikola Vucevic. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.